So hello mga Pepins, welcome back to my channel and welcome back din sa akin kasi medyo matagal tayong wala. So marami tayong naging projects ng April, naging maganda ang pasok ng April sa atin. So for today's video, magbibigay ako ng mga tips bago ka magsimula ng printing business. So kasi may ilang nagtatanong din sa akin siguro, nagbabala. Pero dahil sharing is caring, ibibigay natin. So yun din mga tips na yun ay yun ay sa tingin ko sa akin lang, in-apply ko sa akin. So bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre huwag mong kakalimutan mag-subscribe, hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga future videos natin. So kung gusto mo naman ng shoutout, syempre libre lang. Please comment down below. So ang number one natin is matuto at maging bihasa sa paggamit ng photo at graphic editing applications. So guys, ito yung pinaka-importanting skill na kailangan mo bago ka makapagsimula. Siyempre, bago ka pong makapag-print, mag-design or layout ka muna. Hindi naman kailangan maging expert. Marunong is okay na. Lahat naman, di ba, nagsisimula sa baguhan, di ba? Then, pagtagal, magiging master mo na rin yun. Pagdating nga ng panahon, sabi nga. So, ilan sa mga applications na kailangan mong matutunan o pagtuunan ng pansin ay yung Adobe Photoshop, Illustrator, or CorelDRAW. So, tandaan natin, may bayad yung mga lisensyadong application ka. Meron naman tayong natatunodan na libre, yun nga lang, talagang maghahanap ka. Pero, masama kasi yung piracy, masama yun. Next, so number two, magsimula sa easy and affordable equipment. So dito guys, pag-iisipan mo kung anong klaseng printing business ang sisimulan mo. So for example, t-shirt printing. Ako kasi nagsimula lang ako sa heat transfer vinyl o yung HTV process. Then sa ako na upgrade o nagdagdag ng equipments nung kumikita na ako. So kung may budget ka naman o madami kang pambili ng machines o equipment, I suggest na magsimula ka lang sa ilan. Kasi hindi mo pa naman malalaman at papatok yung bila. So maling diskarte yun guys. At maaaring mag-cost ng pagkalugi. So naging mapag-isip tayo pagdating sa pag-budget. Saka mag-upgrade kapag nalaman mo na ang mga market mo at kung saan ka kikita ng malapit. So, number 3. So, gamitin ang powers ng social media o internet. So, dito, alam naman natin na napakalawak ng social media at internet nila. Kasi napaka-high-tech na natin ngayon. So, dito, di ba, gagawa naman tayo ng account sa mga social media, di ba? So, sa pamagitan nung, pwede mo na agad i-promote yung business mo kahit hindi ka pa nakakapagtayo o nakakapagsimula. So, bigyan mo na agad ang idea ng mga future customers mo na magtatayo ka ng printing business. So, dahil dyan, may chance ka na makakuha agad ng client kahit hindi ka pa nagsisimula din. Siyempre, kapag nakapagsimula ka na, tuloy-tuloy mo lang ang pag-promote ng products mo sa social media o internet. Number 4. Research or survey ka. Sa lahat ng business guys, marami kang kakompetensya. Lalo na sa ganitong printing business. Una, guys, mag-research kayo kung saan kayo makakumura ng
pagbili ng mga supplies. Kasi guys, siyempre doon kayo magbabase ng mga i-prepare nyo dito. At kung madami kang competitors sa mga shops sa lugar mo, mag-canvas ka guys. Mag-canvas kayo at mag-survey kung kunwari kayong customer para magkaroon ka ng idea about sa presyuan dyan sa lugar mo. Walang masama sa pagsusurvey guys. Kasi even big companies ginagawa yan guys. Kasi yun nga, kailangan alam mo yung presyo dyan sa lugar mo para naman hindi magkatalo yung presyo. So last but not the least, number 5. Lakasan ang loob, huwag mo na natakot, be positive. Siyempre, di ba, hindi matutubad ang pangarap mo kung hindi mo lalakasan ang loob mo. Walang mangyayari kung mag-isip ka ng negatibo. Tandaan, life is too short to say stop. Kailangan mo nang magsimula. Be positive. Sa business na ito, silver naman yung gate against your body. Kung nga lang, may season talaga na hina. Seasonal kasi ang ganitong uri ng business days. So, once na nakapagbingwit ka ng big time client, talagang buhay na buhay ka. So, ako kasi wala. Siyempre, nasa iyo pa rin yan kung paano ka magsisipag. Kaya go lang, maraming paraan guys. So ayun guys, yun lang yung limang tips ko. Sana meron kayo natutunan, hindi pwede wala. So, next video, tutorial ulit tayo. So, promise yan. Magiging active ulit tayo. So, yun lang. Salamat sa patanood. Maraming salamat. Siyempre guys, yung Shopee shop ko naman is visit nyo guys, baka marami kayo magugustuhan mga t-shirt design dyan. So, yun lang. So, Shopee ko is sublimation print yung ginagawa ko, so check this out. Yeah. Nasa link in the description. Yun lang po, maraming salamat po. Bye!